So what's up mga ka-Charno, ako nga pala si Greg Gonzaga at welcome sa aking YouTube channel. Kung bago ka pala dito, mag-subscribe ka na. At kung gusto mo maging updated sa mga videos na gagawin ko, click the notification bell. So bago tayo magsisimula, intro muna tayo. So what's up sa inyo mga ka-Charno, kaya ka nandito dahil gusto mo malaman kung ano ba yung gusto makita ng isang coach sa tryout. Well, lahat naman ng coach may kanya-kanyang perspective, iba't ibang gusto. Pero ito ituturo ko sa inyo na matutunan nyo, sa tingin ko, karamihan sa coaches, ito yung gustong makita. Kung gusto mo matutunan to, subaybayan mo, panoorin mo. So kung ayaw mo naman, nasa'yo na yan, ipagpapatuloy mo. So bago yun, kunin ko muna kayo may huwag ng libro. So ayun nga mga ka-char, noong una nga na gusto makita ng isang coach, sa isang player, o sa isang tryout, ay mataas yung IQ. Number one, IQ. So ano nga ba yung IQ? Intelligence quotient. Kung tama ako, search nyo na lang. Para sigurado. So ayun nga, bakit nga ba mataas yung IQ, yung gusto makita ng isang coach sa player or sa tryout? Kasi pag mataas yung IQ mo, yung maliliit na bagay nagagawa ng paraan. Yung mga mali nagagawa ng paraan. So in other term, yung player madiskarte. Ayun yun, kailangan mataas yung IQ para mas mataas yung percentage na makuha ka sa tryout. Pag mataas yung IQ mo, may impress yung coach. Sample, may play kayo live. May play kayo live, tapos eh syempre yung kalaban mo alam yung play. Nabantayan, man-to-man, nabantayan ng kalaban. So ikaw, dahil mataas yung IQ mo, magagawa mo ng paraan para makascore kayo. Didiskartehan mo. Maliit na bagay na gagawa ng paraan, kaya nang diskarte niya, dahil mataas yung IQ niya. Hindi naman talaga mahalaga kung mataas yung IQ mo or mababa. Pero kasi, mas gusto talaga ng mga coaches, mataas yung IQ. Mas mataas yung percentage na makukuha kapag mataas yung IQ mo. Kasi pag tinuro ng isang coach yung isang drills, tapos nakuha mo agad, edi hindi na mahihirapan yung coach. So easy to learn, parang ganun. Napakadali lang para sa coaches. Pero kung alam mo sa sarili mo na mataas yung IQ mo, so okay yan. Pero pag alam mo na hindi mataas yung IQ mo, gawa mo ng paraan yan. So ayun nga, una, IQ. Kailangan mataas yung IQ natin dito, no? So sabihin na natin sa basketball, pag nasa loob ka ng court, dapat alam mo yung nangyayari. Diskarte ka. Paano kayo makakascore? Paano kayo mananalo? So ganun. Kailangan madiskarte ka dito, mataas yung IQ mo. Ayun yung gusto makita ng isang coach sa tryout or sa isang player, yung mataas yung IQ. So pangalawa tayo. So, yung pangalawa natin, no, mga ka-char, is yung attitude. Bakit nga ba attitude? Kailangan kasi ito sa court or sa game or sa kahit ano ba yan, kailangan talaga yung attitude din. So kailangan alam mo yung personality mo. Dito kasi malalaman ng coaches yung personality mo, kung approachable ka ba, easy to mingle, kung naiisama ka ba or madali ka lang turuan. Example, may practice na kayo or sa tryout pa lang, late ka na. Pag nakita ka ng coach mo, naisipin ng coach. Diba, attitude na yun. Kailangan responsible ka, attitude, yung mindset mo. Kailangan yung mindset mo ready, advance ka mag-isip. Tryout na bukas, matutulog ka na para di ka late bukas. Ganun, alam mo yung point ko. So ganun, gusto ng isang coach makita din yung attitude ng isang player. Kailangan good attitude. Kung may bad attitude ka man, sa labas na lang, iba yung sa loob ng court. Pagpasok mo kasi ng court, bahay yun. Kung nasa labas ka, pwede mo sabihin yung gusto mo, kung ano yung gusto mong gawin. Pero pag nasa loob ka ng court, may house rules. So, ayun yung tawag sa attitude, yung kung gaano mo kakaya sundin yung house rules. Pangatlo tayo. So, ang pangatlo natin is skills, talent. Siyempre naman, pag nag-tryout ka, kailangan may skills ka, may talent ka. So, example, kung di mo alam yung sports, tapos wala kang alam sa sports kasi nag-try ka, para malaman mo lang. Siyempre, di ka na makakuha nun. Siyempre, di mo alam eh. Ang tinutukoy ko dito, kung ano yung gusto makita ng coach. So, kailangan is skilled ka na player. Alam mo yung mga basics na gagawin. Oh, basketball player ako. So, alam ko yung mga basic kung tatryout ako. Kasi kung simpleng layup lang, hindi mo kaya, siyempre, mapapaisip na yung coach nun. Kasi back to zero siya, tuturuan ka pa. Ano, hindi naman to one-on-one training or clinic eh. Kasi tryout to, naghahanap sila ng player na ipanglalaban. Kung ikaw ay alam mo sa sarili mo na hindi mo pa kaya, so magpa-improve ka muna bago ka sumabak sa laban. Pag kasi yung player, kahit basic, hindi niya alam, matik yun. Or maliban na lang, wala talagang player, kuha ka nun. Pero kailangan dito, pagpalakas ka, magpa-improve ka. Basta yung basic, kailangan alam mo yung basic pag nagtatryout ka. Kasi kaya nga sila nagpa-tryout para makita yung mga player na may potential. So, pang-apat tayo. Ulitin ko lang, IQ, attitude, skills. Yan. So, pang-apat tayo. Yung pang-apat natin is determination. Ano ba yung determination? Paninindigan sa desisyon. So, nga rin nagtatryout ka. Titignan ka ng coach, makikita niya sa mata mo kung gano'ng kaka-determination. Gano'ng kaka-pursigidong makapasok. Gano'ng saan po may desisyon ka. Paglalaban mo yun, kahit anong mangyari. Gusto mo makapasok, paglalaban mo yun.
kahit anong mangyari. Gusto din makita ng coach yun. Na determination ka. Determination. Malaki yung pundasyon mo. Malaki yung pundasyon mo kapasok. Kasi gusto mo talaga yun eh. Diba? Kahit na may mas magaling sa'yo dyan or kahit ano. Pero bibigyan mo best mo para makapasok. Ayun yung determination. Wala kang pakialam sa iba ang mahalaga. Naka-look forward ka sa goal mo. Ganun yun. Kahit gano'n pa kahirap yung obstacles na yan, lalagpasan mo yan para lang makuha yung gusto mo. Makikita ng coach yan sa galaw mo, sa mata mo, or sa action na makikita niya yan kung gano'n kadeterminado. So panglima tayo. So kung maabot ka man dito, salamat sa panunod. Sana sa apat na yun, may natutunan ka na. Kasi itong panglima, malaga din to. So ngayon simulan natin. Panglima, ready ka na. So yung panglima natin no, is passionate. Passionate, ibig sabihin, may dream. Gusto mo yung ginagawa mo. Gusto mo yung ginagawa mo. Masaya ka sa ginagawa mo. Motivated ka. Interesado ka. May pangarap ka. Dream. May pangarap ka para sa team. Ganun. Parang ganun. Parang mahal mo yung ginagawa mo. Yun, gusto rin makita ng isang coach sa isang player. Yun, yung mahal niya yung ginagawa niya. Chasing your dream. Ganun. Kasi pag passionate ka, no, malaki yung fund. Malaki yung fund na hindi ka sumuko. Masaya ka sa ginagawa mo, mahal mo yung ginagawa mo, may pangarap ka. So, kailangan dito, passionate ka. So, ayun yan. So, ano nga yun? IQ, attitude, skills, determination, or hard work, parehas lang yun. Passionate. Ngayon, alam mo na yung mga gusto makita ng coach. So, pag-practice mo na. Gawin mo na lahat para makuha mo yun. Kasi yun talaga yung mga karamihan na gusto ng isang coach makita. Ayun nga, tapos na tayo. Inuulit ko. Opinion ko lang to. Based sa experience ko, sa natutunan ko sa haba ng panahon na nagtatrabaho ako. So, ayun, depende na sa'yo kung gusto mo itong tanggapin, gusto mong gawin, or akin, opinion ko lang to, ikaw na bahala dyan. Hindi kita pinipilit, pero gusto mo talaga makuha ka, gawin mo yun. Kasi, base yun sa experience ko. Kaya, good luck sa mga tryout mo. Guys, may team ako na Gladiators team. Kung gusto nyo makasali doon, PM nyo lang yung page, Gladiators Basketball Team. Search nyo lang yan, tapos pakilike na rin. Kasi maganda yung team na yun. Iputo ka doon, yung Madrid, may mga liga din sila. So, ayun, pwede rin ma-featured ka, ganun. Kung gusto mo makasali sa team, ha? Click nyo lang yung page, like nyo, tapos PM yung page. So shoutouts nga pala sa mga taga-Ortega, Zamboanga. Mga tropa ko yun. Okay, so ayun yan guys, bago ako magpapaalam, gusto ko lang sabihin sa inyo, salamat sa panonood, sana nagustuhan niyo yung video, sana nakatulong ako sa inyo, sana may natutulong kayo. So kung nagustuhan niyo yung video, like, please like. So kung gusto maging updated, subscribe, click the notification bell. So kung may advice or questions, suggestions, comment lang kayo, babasahin ko yan. So ulit, mga ako si Greg Gonzaga,